Hello guys! Halina at mag-aral tayo ng Basic Arabic. Halina! I gave you my heart. Hello guys! Marhaba! Assalamu alaikum! Yan po yung greetings na kadalasan na ginagamit dito sa Middle East. Ngayon guys, pag-aaralan po natin ang ating mga ibang mga basic Arabic na ginagamit lalo na sa mga co-nurses ko dito sa Middle East. Kasi alam natin na hindi madaling pag-aralan minsan ang, lalo na kung baguhan ka, na hindi madaling pag-aralan ang kanilang salita. Isa itong nagiging barrier natin sa mga pasyente. Kaya, umpisa na natin guys. Number one, ang mamarida. Mamarida is nurses. Sister. Mga babaeng nurses. Kasi, ang sa mga nurses na lalaki naman ay mamarid. Ayan. And next is ang pasyente. Ang ibig sabi, ang Arabic ng pasyente ay marid. Next, ang doktor is tabib. Lalaki siya na doktor is tabib. Pag babae guys na doktor is or doktora is tabiba. Next, ngayon punta naman tayo guys sa Arabic ng mga clinics. Clinic, ang Arabic ng clinic is ayadat. Ngayon, punta tayo sa General Practitioner Clinic. Yun ay ang Tabib Am. Ang Internal Medicine ay Ayadat Batinia. Ang Dental Clinic ay Ayadat Asnan. Ang Asnan ay isang ngipin. Ngipin is Asnan. Ang Surgery Clinic ay ang Ayadat Jaraha. Ang Arabic ng pediatric clinic ay Ayadat Atfal. Ang dermatology clinic is Ayadat Gildia. Ang Arabic ng ophthalmology clinic is Ayadat Ayun. Ayun is ang ating mata. Next, ang OB-GYN is Nisa Wilada. Laboratory is Muktabar. Muktabar. Ang emergency room ay Tawari. Sanctuary as an emergency room, sabi nga ganyan. Ang dressing room is damad. Damad. Ang tawag, Arabic naman ng ambulance is saaf. Saaf. Ang autoclave room ay taakim gurfa. Kadalasang ginagamit naman tayo guys sa emergency room is like ang blood pressure, jihas dak. Jihas dak. Sasabihin ng pasyente, anaebga jihas dak. Ayan, magpapabipi daw siya. Punta naman tayo guys sa Arabic ng syringes. Syringes, ang Arabic niyan, marami silang tawag dito. Minsan, may nagsasabi, syringa, may berwas, at mayroong ibra. Pero iisa lang ang meaning nun. Meron tayong mga iba-ibang syringes na sizes. Tulad nung isang 1 mili, ang minsan kasi may humihingi dito, sasabihin nila, pahingi ng syringe. So, tatanungin mo kung ilang mili, kung 1cc or 1ml, 3ml, 5ml, and 10ml. Ang 1ml is wahid mili. Then, 3ml or 3cc is talata mili. Talata mili. So, ang 3 is talata. Next is 5cc or 5 mili is kamsa mili. Kamsa mili. Next is 10cc. Yun guys, ang 10cc or 10 mili ay ashra mili. Ashra mili. Meron din tayo mga 20cc, 20ml na mga syringes, yun ay 20 mili or 20 mili. Nebulization is bukar. Ang injection is
ibra tulad kanina yung sinabi kong syringes, pareho din lang. Sasabihin nila, meron silang injection, meron akong ibra. Sabihin nilang ganyan. Meron tayong ways ng mga injections like sa intravenous. Intravenous is filwarid. Filwarid. Sa intramuscular ay filwarik o kaya'y sinasabi rin nilang filadal. Filwarik or filadal. Ang fil guys, may kwan tayo na parang dinidikit natin sa mga root word na like warik is vein. Warid is vein. Sorry guys. Warid is vein. Merong kinakabit na fil is sa. Kumbaga sa vein, sa IM, parang ganyan. Filwarik, filadel, sabing ganyan, is intramuscular. Subcutaneous is, tawag nila dito guys, ang Arabic niya is tahat jild. Kasi may mga gamot tayo na binibigay through subcutaneous. Ay, ang next is intradermal, tulad ng mga skin test. Magbibigay tayo ng skin test is, sasabihin natin na intradermal is filjild. Filjild is under skin. Yan guys. And then, next, meron tayong mga randoms na mga pag-aaralan pa, yung mga gamot. Tawag sa mga gamot is tulad ng mga antibiotic. Ang Arabic is mudat hayawi. Mudat hayawi. Yan. Let's go guys. Mag-aral tayo ng basic Arabic na konti habang prayer time. First, ang supine position is 9 aladahar. Ang prone position ay 9 alabatnik. Ang side lying or lateral position is depende kung right or side. Kung right side lying is 9 alajambi filyamin. Naim alajambi filyamin. Kung left position ay naim alajambi filyasar. Naim alajambi filyasar. Ang left guys is alyasar. At ang right side is alyamin. Okay? Ang bed ay sirir. Bed is sirir. Ang upuan is kursi. Ang tayo is wagat. Ang upo is ijlis. Ang higa ay nai. Assalamualaikum guys! So, pag-aaralan natin ang basic numbers dahil kailangan natin ito sa ating trabaho bilang mga nurses. At hindi lang mga nurses, kundi sa lahat ng mga OFW dito sa Middle East. Dahil isa itong mga lagi natin binabanggit din kung saan-saan. Hindi lang sa ating trabaho bilang nurses, kundi sa mga grocery or sa mga labas. So, umpisa na natin guys. Ang wahid is one. One is wahid. Two is itnin. Three is talata. Four is arba. Five is kamsa. Six is sitta. Seven, saba. Eight, tamanya. Nine, tisa. Ten is ashra. Ngayon guys, from 11 to 20, from 11 to 19, ituturo ko sa inyo kung paano madaling tandaan lang. Ang 11 is magiging edash. Edash. Ang 12 is itnash. Yan, di ba mapapansin nyo is may mga ash, ash, ash. Itnash, itdash, o edash, itnash, talatash, arbatash, kamsitash, or kamstash, sitash, sabatash, tumuntash, tisatash, and then ishri. Guys, napansin nyo, may mga ash, ash, ash na pagdating ng 11, 12, to 19. Kasi, parang yung itnin, alisin nyo lang yung in, nagdagan nyo ng ash, magiging itnash, yun yung 12. And then, yung 13, magiging talatash,
Talatash. Talatash. Pero yung pronunciation niya is Talatash. So, yung talata kanina, dagdagan ng ASH is magiging Talatash. Yung Arba na 4 is magiging Arbatash. Yung Kamsa na 5 na magiging 15, gagawin natin 15 is Kamustash. Yung Sitta kanina na gusto natin gawin 16 is magiging Sittash. Yung 7 na Saba is magiging Sabatash. Yan. And then, Tamuntash is yung 18. 19 is Tisatash. And then, ang 20 is Ishrin. Puntahan natin ngayon yung Ishrin, 20, then 30, Talatin, 40, Arbain, 50, Kamsin, 60, Sittin, 70, Sabain, 80, Tamanin, and then 90 is Tisain. Ang 100 is Mia. Okay? Puntahan natin guys doon tayo sa Ishrin. Kung paano natin bigkasin yung 21, 22, 23, ganyan. Madali na lang yun guys. Kasi ikakabit natin yung basic na from Wahid, Itnin, Talata, Arba doon sa Ishrin. Halimbawa, 21 is Wahid, Ishrin. Yan. 22 is Itnin, Ishrin. Yan. 23 is Talata, Ishrin. Yan. Di ba madali na lang guys? Then, so on. Arba, Ishrin. Kamsa, Ishrin. Sitta, Ishrin. Ganyan. And then, ganun din sa Talatin. Sa 30s. Sa 30s, kung saan ang Arabic ng 30 is Talatin, ganun din, ikabit din natin ang Wahid Talatin, Itnino Talatin, Arbaw Talatin, mga ganyan. And so on. And then, nasa hundreds na tayo guys. So, punta tayo sa hundreds naman. Ang 100 is Mia. 100 is Mia. And then, ang 200 is Mitin. Mitin. Or, pwede rin natin sabihin na Itnin Mia. Itnin Mia. Kasi 200s. Ganyan. So, ang 300 is Talat Mia. Talat Mia. Ang 400 is Arba Mia. Arba Mia. 500 is Konsumia or Kamsumia. Ganyan. Pero Konsumia is tawag na dito, kalalasan is Konsumia. Konsumia. Then, 600 is Sitamia. 700 is Sabamia. 800 is Tamanyamia. And then, 900 is Tisamia. And 1,000 is Alf. Alf or Alaf. Yan. And then, punta tayo nga guys. Pag halimbawa 101, ang 1 natin doon is from una is Mia o Wahid. Mia o Wahid. Mia o Wahid 101. Pag 102 is Mia o Itnin. Hanggang sa Mia, hanggang sa 110 is Mia Ashra. Mia Itnash, Mia Talatash, ganyan. Pero kung nasa 20s na guys, Mia Ishrin, ganyan, di ba? 120. Kung 121 na guys, yan, magiging dyan na tayo magkakatalo ng konti. Kasi ang uunahin nyo ay ang Mia, pero tulad din sa 21, Wahid Ishrin, so ganun din, Mia Wahid Ishrin. Mia Wahid Ishrin. Ganon siya guys. From first digit to third digit and last digit ang pagbasa. Parang ganon din sa kung alam niyo na yung 21, 23, 34, ganyan. Tulmo, 134 is Mia o Arba Talatin. Mia Arba Talatin. 134. Okay guys, sana nakatulong ako ng konti para sa inyo. And then, mabuhay po tayong lahat na mga nagtatrabaho dito sa Middle East and mag-ingat po tayo palagi. And sana sa mga nagustuhan tong videos na ito at nakatulong, kung pwede, ipaki-like na lang po. And then kung di pa naka-subscribe, please click subscribe and click na rin ang mga notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos. Bye!